And guys, our vlog for today is paano ba natin screen mirror yung ating Netflix sa cellphone. Ito po yung cellphone natin, may Netflix po yan. Gamit ang ating HDTV cable na nabili kay Shopee. Hi guys, once again mga ka-Bloom, welcome back muli sa ating YouTube channel. So yun nga guys, ituturo natin to para at least doon na kayo sa big screen manonood ng inyong Netflix instead of sa maliit na screen ng inyong cellphone na kagaya po nito. So doon na sa big screen na para mas ma-enjoy nyo po ang panonood ng inyong Netflix movie. And then guys, hindi natin po kailangan ng internet connection or internet wifi sa ating gagamiting TV. Kahit ordinary LCD po yan or LCD monitor, basta may input po ng HDMI. Sa pamamagitan po nito guys, magagawa po natin yung screen mirroring. Close up look lang po sa ating gagamiting cable. Ang pangalan po nito is HDTV cable plug and play. Mabibili po ito kay Shopee or Lazada. Ganito po yung looks ng cable. Yan ho. Una po natin gagawin guys is i-connect yung charger ng ating cellphone sa ating HDTV cable. Ito po. Una natin ikakabit itong cable. So dito siya sa female. Yan. Pinaka-charger po. Dito po sa male. Yan o. Dito sa micro USB, i-connect po natin yung ating cellphone na gagamitin. Yan o. Ito, ipa-plug in po natin sa power outlet. Pinaka HDMI niya, ito po yung i-connect po natin sa TV. So, gamit ang remote ng iyong TV, guys, hanapin lang po yung source na HDMI 2. So, yun. Yan. Ang magiging itsura, guys, is ito po. Ganyan. Bali po, QR code po yan. And then, nakalagay po dyan, scan QR code for use. Ang next natin gagawin po, kailangan po natin mag-download ng QR code scanner sa ating cellphone na gagamitin. Na-download na po natin yung QR code scanner. After po natin makapag-download ng QR code scanner sa ating cellphone, isunod po natin i-download po itong apps na to. Ito po. Itong EasyCast app. Install po natin. Ito po, na-download na po natin. So, ang una po natin i-open ay yung QR code scanner. Para po, ma-scan po natin yung QR code doon sa TV. Ito po. Yun. Na-scan agad po siya. And then, ipipress po natin yung share. At hanapin po natin yung EasyCast. Ito po. Press po natin ulit. Yung EasyCast. I-press po natin yung open in web browser. Yan po. And then guys, punta po kayo dyan sa lower portion. Ito po. And then, makikita nyo yung how to mirror using USB debugging mode. So, punta kayo sa setting ng yung cellphone. Hanapin nyo yung developer option, tapos USB debugging, and then allow USB debugging. And then guys, kung nahihirapan po kayong mag-debugging sa inyong Android phone, ilalagay ko po yung vlog ko about screen mirroring without using Wi-Fi sa description box ng vlog na to, kung paano po yung full version ng pag-debugging. By the way guys, with regards sa pag-connect, if nagawa nyo naman ng tama yung USB debugging at ayaw pa rin pong mag-connect, paki-restart lang po yung inyong cellphone. So after nyo ma-restart, automatic po yun, magko-connect po siya. After nyo pong ma-open yung USB debugging sa setting ng inyong cellphone, balik po kayo sa EasyCast na app. Ito po. And then, i-press po natin yung cable. So hintayin lang po natin.
Yan po, guys. Mag-connect na po agad. Yan lang po. So, ito po siya, guys. Successful po tayo nakapag-connect. Press natin yung Netflix. Ito po. I-key in lang natin yung password. Ito po. So, ito po siya sa cellphone. Check po natin. So, parehas lang, guys. Ito po yung setup ng ating cellphone. Nakakonect po siya. Yan. Yun po. So, i-try po natin manood ng movie. Yan. So, yun guys. Sandali lang po yung gagawin po natin. Baka makapiright po tayo. Yun guys. Baka sabihin nyo ho, hindi siya widescreen sa TV. Pwede po nating ma-adjust po yan through setting ng inyong remote sa TV. So, punta lang po kayo sa home. Tanya nyo yung settings. Select nyo po sa wide zoom para maging full screen. So depende sa ating TV guys, no. Ang TV kasi natin is Sony, so ibang setting po siguro yung ano, yung ibang TV. Yan. Yan po siya, wide screen. Parehas lang po. So, i-check po natin kung Netflix nga po yung naka-open sa ating cellphone. Exit po tayo. Yan ho. Yan. Yan ho, napakaraming movie. Yan. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog for now. I hope na nakapagbigay ako ng kaunting information sa inyo about sa vlog na to. Maraming salamat po muli. And, bye!